Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Miss Elena. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa aking naging karanasan noong nagpunta ako sa bahay ng aking kaibigan. Nangyari ito taong 1986. Isa akong construction worker noon sa aming probinsya. Hanggang isang araw ay naimbitahan ako ng aking kaibigan dahil kaarawan ng kanyang anak. Pari, bukas punta kayo sa bahay namin. May konti lang kaming salo-salo. Kaarawan ng bunso namin. Punta ka ha? Oo ba? Ikaw pa ba? Sige, darating ako. Sagot ko pa noon sa aking kaibigan, Miss Elena. Itago lang natin siya sa pangalang Lando. Mga bata pa lang kami ay magkaibigan na kami ni Lando. Kaya parang kapatid ko na rin ang turing ko sa kanya. Kinabukasan noon, pagkatapos ng aking trabaho, ay agad akong nagtungo sa bahay ng aking kaibigan. Mag-isa lang akong pumunta sa bahay nila noon dahil ang aming ibang kasamahan ay hindi pinayagan ng kanilang mga asawa. Medyo may kalayuan rin ang bahay ng aking kaibigan. Matagal na akong hindi nakapunta sa bahay nila simula noong nag-asawa na kami. Kung kaya't nanibago ako sa aking dinadaanan noon. Binilisan ko ang aking mga lakad dahil malapit na magdilim. Sobrang bilis lang kasi ng oras, ilang minuto na lang ay mag-alas 6 na ng gabi. Habang binabaybay ko ang gubat ay parang nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Kung kaya't mas binilisan ko pa ang aking mga lakad para makarating ako agad sa bahay ng aking kaibigan. Ilang sandali pa ay unti-unti na rin dumilim ang paligid. Wala pa naman akong dalang flashlight sa mga oras na yun. Kung kaya't ang tanging ginawa ko noon ay gumawa ako ng sulo para man lang magkaroon ako ng liwanag sa aking dinadaanan. Hanggang ilang sandali pa, habang nasa kalagitnaan ako noon ng aking paglalakad, ay meron akong naririnig na parang maingay. Inakala ko lang noong una na baka malapit na ako sa bahay ng aking kaibigan. Ngunit nagkamali pala ako noon, Miss Elena. Dahil ang boses nila parang kakaiba. Kung kaya't pinakinggan ko ng maigi ang mga boses para matuntun ko kung saan ito nang gagaling. Huminto pa ako saglit sa may ilalim ng puno. Hanggang sa nakita ko na mga halos 20 katao ang nakatakip ng itim na tela. Sa mga oras na yun ay kinilabutan na ako, Miss Elena. At doon ko lang napagtanto na kabilugan pala iyon ng buwan. Dali-dali akong nagtago noon para hindi nila ako makita. Habang pinagmamasdan ko ang mga ito, ay pakiramdam ko na parang hindi sila ordinaryong tao. Nakatayo ang mga ito habang itinaas ang kanilang mga kamay. At meron itong binibigkas na mga salita na hindi ko maintindihan. Nagpaikot-ikot ang mga ito habang nakatingala sa buwan. Hindi ko alam noon, Miss Elena, kung ano ang aking gagawin. Kung umuwi na ba ako o magpatuloy pa sa bahay ng aking kaibigan. Maya-maya pa ay umupo ang mga ito na parabang mga aso. Nagulat ako noon, Miss Elena, dahil nagbabago ang kanilang mga anyo. Unti-unting naging mabalahibo ang kanilang katawan hanggang nagiging malaking aso ang mga ito. Dahil doon ay napagtanto ko na mga aswang ang mga ito. Muntik pa akong mapasigaw noon, buti na lang ay napigilan ko ang aking sarili. Hindi ako makapaniwala, Miss Elena, sa aking nakita noong gabing iyon. Nakatingala pa rin ang mga ito sa malaking buwan. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay dahan-dahan itong humarap sa aking pinagtataguan. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko alam
kung nakita ba nila ako. Hanggang sa kumapit na lang ako ng maigi sa mga sanga nito at hindi ako gumalaw. Kahit kalalaki akong tao, Miss Selena, ngunit nanginginig pa rin ako sa takot. Hanggang sa tumahol ang mga ito na sobrang nakakakilabot. Naninigas na ang aking katawan at dinarasal ko na lang na sana makaalis na ako sa lugar na iyon. Hanggang nagulat na lang ako na bigla na lang naglaho ang mga nilalang na iyon. Saan na yun nagpunta? Buti na lang umalis na ang mga iyon. Makakabalik na rin ako sa amin. Pero paano yung kaibigan ko? Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Maya-maya pa ay nakita ko na may gumagalaw sa may mga damuhan. Kung kaya't agad akong natigilan. Pinagmamasdan ko pa ito ng maigi. Dahil baka may nagtatago na nila lang doon. Ngunit bigla na lang itong nawala at naging tahimik na ang paligid. Nagpalingalinga ako noon para masigurado ko na wala na talaga ang mga aswang na iyon. At noong wala na akong nararamdaman, ay dandahan na akong bumaba sa aking inaakyatan na puno. Noong nakababa na ako, ay naisipan ko na lang na bumalik sa bahay namin. Siguro maintindihan naman ako ng aking kaibigan. Ngunit bago pa man ako magpatuloy, ay meron akong naririnig na mahihinang huni ng tiktik. Natigilan ako noon dahil sigurado ako na sa paligid lang ito. Kung kaya't hindi ko ito pinansin, Miss Selena, at nagpatuloy na lang sa aking paglalakad. Sa mga oras na yun, ay hinanda ko ang aking sarili kung baka sakaling biglang dumating ang mga aswang na iyon. Bit-bit ko ang aking dalang kahoy na kinuha ko kanina. Nilakasan ko na lang ang aking loob at hindi ako nagpadala sa takot hanggang sa nararamdaman ko na may paparating sa akin. Ang hindi ko alam noon, Miss Selena, ay napalibutan na pala ako ng mga aswang na iyon. Parehong namumula ang kanilang mga mata at walang tigil ito sa kanilang paglalaway.